Guys, welcome back to my cooking vlog. So, today, gagawa tayo ng masarap na sandwich. Ang tawag sa kanya is French toast sandwich. Sa French toast sandwich, you can make it simple or gusto mo lagyan ng twist. Ako, today, gusto ko siya lagyan ng mozzarella cheese. Gusto ko siya lagyan ng ham. Gusto ko siya lagyan ng mushroom. At saka yung egg, gusto ko rin haluan ng milk kasi yun yung original talaga na French toast, may kasama siyang milk. So, if you want it simple, pwede kayo magumawa ng scrambled egg lang and then that's it. Pero ako kasi gusto ko maraming kaartihan eh. So yun, ituturo ko siya sa inyo yung mga kakailanganin at kung paano siya gawin. Anyways, ang kagandahan dito sa meal na to is pwede siyang gawin breakfast, pwede siyang gawing merienda, or pwede mo siyang gawing baon. Pwede mo siyang i-toast ulit sa pan para ma-revive yung init. So, ganun lang siya kasimple, guys. Chak, masasarapan kayo dito kasi ilang beses ko na ito ginawa at talagang gustong-gusto ko rin siya at ni Joseph. Okay? So, simulan na natin ang pagluluto. Okay guys, ito yung mga sangkap natin. We have bread, sweet ham, it's already pre-cooked. And then we mozzarella cheese. So, i-grate ko lang siya mamaya. And then slice mushroom. We have parsley. And of course, the butter. Black pepper. Basil. Thyme. For seasoning. Iodized salt. And then sesame seed. All-purpose dressing. Soy milk and the eggs. Okay? So, simulan na natin magluto.
prepare na ko yung food. Yan. So, pinanatili ko lang siya dito sa pan para just in case kakain na kami ni Joseph. Gusto ko kasi mainit siya para mag-melt ulit yung kanyang mozzarella. Nakikita niyo yung mozzarella niya? Mamaya mag-melt pa yan. Kaya nakahanda lang yung kalan sa gitna. And then, pwede siyang lagyan ng pancake syrup para may twist. And kung gusto mo medyo maanghang, maglagay ka na lang ng sriracha and some seasonings. For me, I have my hot chocolate, and for Mahan, he has his milk. Ayan. Ayan guys, nakikita nyo, nag-start na mag-melt ang cheese ulit. Kaya, masarap siyang kainin na mainit. Hello guys! Welcome back to our eating habits. Techos. So ngayon, mag-breakfast na kami kasi tapos na ako magluto. Habang nagluluto ako, nandun siya sa taas, nag-iinsayo. Nag-iinsayo siya kasi piniprepare niya yung sarili niya kasi gusto niyang i-share sa inyo yung talent niya. Guys, if ever, i-support niyo rin naman yung kanyang YouTube channel. Huwag na. I-support niyo guys, magaling siyang pumanta. Actually, mahihain lang talaga. Yung totoo. So, kain po tayo. Okay guys, so napakabilis lang i-prepare nitong breakfast na to. On the go siya. Pwede siyang breakfast, pwede siyang baon, pwede siyang merienda. So, maraming purpose nung meal na to. So, bawal akong magkape. Mag-hot chocolate muna ako. Although bawal din, pero gusto ko mainitan yung chocolate. Masarap siya. Kung pag ka sa init, andyan lang yung kalan. Para pwede natin initin. Okay lang, kaluluto mo lang. Yung tagal. Hindi, kasi masarap na nag-melt yung cheese. Sinalang ko lang sandali kasi gusto ko melted yung cheese. Mas masarap. Sobrang init na naman. Ang panahon. Pero parang makulimlim. Makulimlim naman. Lagyan ko siya ng pancakes. Kasi gusto ko may medyo matamis-tamis. Actually guys, kaya wala sa mood yung asawa ko. Kasi malungkot kami parehas. Kasi nalayasan niya na ako. Ayaw niya na nang kasama sa bahay na rapper. Tawag niya kasi sa akin rapper. Balak niya kasi mag-abroad na lang kasi nahihirapan na kami dito sa Pilipinas.
ibabalik na siya doon sa pamilya niya. Kasi mayaman yun siya eh. Babalik na siya sa mga magulang. States of calamity. Pero actually, nalungkot talaga. Nung pinupos niya kagabi, naalis siya. Hindi niya alam, maalis pa rin ako. Iyak ako ng iyak. Sabat kasi ako lalayasan. Mahirap kaya mag-isa, guys. Kasi yung anak namin, kinuha na ng magulang. Tapos, ang sakit-sakit mo kasi nang tagal kong naka-recover. Pero, medyo nandyan naman siya para ma-cope up yung mga kulang sa nararamdaman ko. Kasi masaya siyang kasama eh. Punong-puno siya ng mga dream jokes, tsaka yung pangasar niya sa akin. Tapos, kung mawawala siya, ay paano? Kung aalis siya. Oo, oh, eh, mas mawawala ka alam mo, paano? Di ba guys, ang mag-asawa or magkasama sa buhay, yung partner, for me ah, through thick and thin, dapat magkasama kayo. Kasi pagka once naghiwalay kayo or hindi kayo nagsama sa isang bahay, maraming chances na pwedeng mangyari. Unlike pagka magkasama kayo, pag may mga problema, mabilis niyong magagawa ng paraan, mabilis niyong masusolusyonan, mabilis niyong mapag-uusapan. Pero pagka malayo kayo sa isa't isa, ganyan ako, mag-iisa siya doon, mag-iisa din ako dito. Parang ang hirap-hirap, di ba? Comment kayo kung okay lang na maghiwalay kayo. Kasi hindi ko talaga kaya. Comment na guys, okay lang, di ba? Ang hirap kasi dito, wala kang maasahan. Yung business, wala. Bagsak dahil sa pesteng COVID na to. Kasi ano naman siya, talented. Sabi ko sa kanya, supportahan nyo kasi siya guys. Huwag kang makiusap. Gusto ko. Sabi ko sa kanya, mag-live siya. Di ba okay naman pag mag-live siya, mag-live show? It's live. Kasi, talagang ang sama-sama ng pakiramdam ko. Parang talagang hindi ako masyadong nakatulog. Huwag ako, ikaw nga yung matagal matulog eh. Hindi totoo, nagjo-joke lang ako. Gusto ko lang tumawa kasi tapos tinayak niya pa ako this morning kasi pinupos niya talaga. Talaga nga alis ako, maliligo ako pagkatapos niya. Excuse me. Sarap kaya mag-almusal na kasama mo yung mahal mo, no? Pag-gising mo sa umaga, nasa tabi. Kung may almusalin ka pa. Yun ang masarap. Pag-gising mo sa umaga. Wala ka ng maalmusal. Huwag ka maingay! Nagsasagitan ko. Huwag maingay. Pag-gising mo sa umaga, andyan siya sa tabi mo, tapos hahawakan niya yung ano. Pag-gising mo sa umaga, sir mo ng almusal. Yung hahawakan niya yung kamay mo. Tapos, hindi ko hinahawakan yung kamay mo pag umaga. Alam ko, kasi iba yung hinahawakan mo. Tapos, tulad nito, di ba ang sarap sa pakiramdam yung, yung kahit nakakairita siya minsan. Mas nakakairita ka kaya. Mahal, bibig mo yun. Alam mo, walang pinaka-importante dito sa mundo na tao kundi siya lang para sa buhay ko. Kasi mula nung namatay yung nanay ko, kasi syempre mahal na mahal ko yun. Siya lang yung naging sandalan ko. Siguro kung wala siya sa tabi ko nung namatay yung nanay ko, hindi ko kakayanin din. Ang daming... Tamad po kasi siyang sumandal sa upuan. Gusto niya sa akin, pagod na ako eh. Ayaw ko na magsaro sandal. Tapos, ang mamimiss ko kasi sa kanya minsan, yung habang natutulog kami, utot siya ng utot. Bago. Tapos,
kinukulong pa niya doon sa kumo. Huwag kayong maniwala. Tapos pagutot niya, kunyari, di ba, at iska, okay lang ganun habang nanonood. Mamaya-maya, maluloko ako pagtanggal ng kumot, ang baho. Ano ako sinisiraan lagi sa mga netizens? Tapos pag ina-atake ako ng acid reflux ko, yung hindi ako makahinga. Pag wala siya, simpre tatakbo ako sa kapitbahay. Dadalhin ako ng kapitbahay sa hospital. COVID agad yun. Unlike pag nandyan siya, nare-relax ako kasi mamasahiin niya ako. Tapos, nandyan siya para mag-calm down ako kasi siyempre alam mo nandyan naman yung taong ano eh, importante sa'yo. At parang pagka kasi nandyan ka sa tao, sa tabi ng taong mahal mo, parang nababawasan yung burden mo, nababawasan. Ayun guys, tapos na kami mag-almusal. Hindi pa! Thank you for watching! Tapos, alam niyo ba? Well, tama na yun eh. Stop mo na yung ano. Siya na guys. Bye-bye. Salamat sa pakikinig niyo sa mga problema ko. And thank you for watching. See you on my next vlog.